Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam, at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano ba pang dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan! Ano ko po, itong acidic na ito, ito pinag-may sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo. Magandang hapon mga kaibigan. Muli sa ganitong oras, nakakasama niyo yung mga lingkod. Ako po si Edwin Eusebio. At David Oro. Samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 7 ng gabi, 5:30 to 7 po tayo ngayong araw na ito ng Friday. Yes, partner. TGIF tayo ngayon. Thank God it's Friday. Correct. At marami tayong mga paksang pagtuturo ng pansin at pagtalakay gitla lupa. At syempre, mamaya po, tatalakayan natin ang mga balitang nasyonal at abangan po natin kung mayroon po tayong makakapanayam sa mga pangunahing isyo ng bayan. Ang ating pong mga linya ng telepono, bagamat lagi namin kayo kasama, kabisado nyo na marahil, but definitely, ang radio ay, wika nga, paulit-ulit, pakulit. Correct. 8470-1750 to 54, ang aming po namang landline. Ating text line 0999-376-6768. At muli ulitin po namin, ang aming pong FB account ay DWIC882. Ang website po namin ay DWIC882AM.com at Facebook page Balita na Serbisyo Pa. At weekend nga partner, pag weekend, marami bukas ang medyo mga naglalagay na doon sa kanilang itinerary, nagpaplano na sila partner. Correct. Para doon sa tinatawag nating get together with the family. At pag syempre may get together, may ngayon kainan ng konti. At syempre, kasama sa mga pwedeng kainan, lalo na kung medyo kakain kayo sa labas. Oo. Diba? Al presto. Correct. Mm. Oo. E di, pwedeng mag-ihaw-ihaw. Yun! At pwedeng pang-ihaw ang pork chop. Pork chop. Yan diba? Ang pangunahing nakikita natin. Na lagi daw, kasama na sa recipe yan eh. Mm-hmm. Pero paano ka mag-ihaw kung ang pork chop ay mukhang may problema sa presyo at sinachop-chop din ako, eh partner? Aba, malaking concern nga yan, partner. Mm-hmm. Kasi pagkain yan eh. Mm-hmm. Malapit na malapit sa bituka ng ating, ng bawat isa. Mm-hmm. Eh, dahil dyan, yung Presidential Anti-Crime Commission, mukhang may listahan na ngayon ang pangalan ng mga importer ng baboy na sangkot doon sa Manoy. Paglalagay daw ng tongpats doon sa importasyon ng pork product. Aba, at least magandang balita yan para matutok na kung sino yung mga nasa likod ng mga katiwalaan sa pagbili ng o pag-i-import ng mga baboy, partner. Yung ating PACC Commissioner, kaibigan natin yan eh. Baka makausap natin si Chairman Greco Belica, ha? Pwede. Subukan natin, o. Bukod sa mga importer ng baboy anya, meron din daw mga ilang malaki daw tao, partner at negosyante, na posibleng silang sangkot doon sa pagmamanipulate baga ng presyo ng kanilang baboy. Definitely, kung malaki yan, mataas sa kanya. Malaki tao eh. Hindi naman sinabi. Pag malaki, siyempre, ano yun, mga bore for hire. Ito ba yung mga tumataba? Dahil sa malamang. Yung naglalakihan ng tiyan. Oo, at yan. Sila yung siguro yung nagmamanipulate, ano? Oh. Eh, di ba nung nabisto din yung mga katiwalaan nun sa hanay ng PNP, nagkatabaan? Oo. Oh. Buti nalinis yan. Okay. So sabi ni Chairman Belica ng PACC. Anong sabi? Anong sabi? Eh, magpapatuloy yung kanilang investigasyon sa issue. Okay. Ito yung issue na naalala ko na unang naibunyag ni Senador Fanfilo Lacson. May kaugnayan dyan nga sa mga sandamakmak na mga tongpats at mga anomalya na inimbestigahan din ng Senado. May kaugnayan nga dito sa importasyon ng mga karne ng baboy ng Department of Agriculture, partner. Kore ka dyan, partner. So, yan o mga kaibigan, ang dyan mag-evolve yung ating talakayin and of course, ang inyong participasyon sa ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Kaya ang tanong, mga kababayan, mga mahal namin taga-subaybay at mga followers, listeners at nakatutok sa amin, ano ho bang inyong saloobin dito sa ating hashtag, anong saloobin mo? Mga umano'y sangkot na importers ng baboy sa paglalagay ng tongpats
dapat bang ibunyag sa publiko? Yan, sagutin nyo yan. At later on the part of the program, amin po namang babasahin ang inyong mga opinion at reaction. Correct ka dyan. Ano pinagkabalalahan mo within this week, partner? Well, isang bagay na pinagkaabalahan ko, may kaugnayan. Kasi Friday, partner, pagka Friday, naghahanda rin, sabi ko nga, pagka Friday, naghahanda rin ako ng ating mga magiging maikling leksyon na matututuhan natin mula sa banal na kasulatan. At ang topic natin mamaya, partner, alam niyo ho ba kung sino ang taong nabuhay sa balat ng lupa na may pinakamahaba na buhay? Kilala ko yan. Kilala mo? Mamaya muna na kung sinabi mo yan. Correct. Pero yung bagay na yan ay, sabi nga, hugot natin at yan ay ating pagtutuunan ng pansin mamaya, ha? Correct. Babalikan natin yan mamaya, Parker. Samantala, pwede naman nating dakuhan ang ating mga tagapag-ulat. Yes. Simulan natin ang unang balita, of course. Labas muna tayo ng Metropolis sa Metro Manila at pumunta tayo doon sa pagkalayo-layong probinsya ng Bicolandia. Ronda Provincia. Governor Mix Villafuerte ng Camsur, inirekomenda ng ilagay sa General Community Quarantine ang buong probinsya sa loob ng 15 araw. Ang detalye mula sa ating correspondent Melvin Machado. Melvin! Suportado ng Bicol Interagency Task Force at Regional Task Force 5 ang naging rekomendasyon ni Camarines Governor Mix Villafuerte na ilagay sa General Community Quarantine sa loob ng 15 araw ang buong lalawigan ng Camarines Bunsod ang patuloy na pagtaas ng COVID-19 positive. Sa COVID-19 Situation and Risk Classification na inihanda ng DOH-CHD5 para sa lalawigan ng Camarines Sur simula March 29 hanggang April 11, 2021, patuloy na mataas ang bilang ng COVID-19 positive sa Camarines Sur at lungsod ng Naga. Dahil dito, inirekomenda ng Bicol IATF at Regional Task Force 5 sa Interagency Task Force na ilagay sa GCQ ang Camarines Sur sa loob ng 15 araw upang mapigilan umano ang pagkalat ng naturang sakit. Ang naturang mungkahi naman ay nilagdaan ni Regional Director Anthony Noida ng DILG, Dr. Erne Vera ng DOH Bicol, at retired Brigadier General Claude Yukut ng Office of the Civil Defense sa Bicol. Mula sa Camarines Sur, Melvin Machado, Dagulan Sempilang May Todong Lakas, DWIZ. Mula sa Bicolandia, balik muna tayo dito sa mas malapit-lapit. Dito lamang ito sa lalawigan ng Rizal. Metro! Patrol! At tuloy-tuloy raw po arangkada ng pagbibigay ng ayuda sa Morong Rizal. Alamin natin ang latest sa balitang yan mula kay Tata Ray Abelia. Tata Ray, go ahead! Maraming salamat mga kaka at gayon din sa ating mga tagapakinig. Kanina ay maaga pa nagpunta ang Metro Patrol sa mismong bayan ng Morong Rizal, patrol na sa Barangay San Jose. At nakita natin yung pagbibigay ng naturang ayuda na ginap naman sa Lajim, covered Kokano, sa Barangay San Jose. Ngayon kay Barangay Captain bilang kapitan ng Barangay San Jose, siya arzutuwa at nagagalakan natin ng mga kusiswen. Tagat ang bibigay ng 1,000 sa mga single person at pinaka-maximum ay alagang 4,000 sa ligit kumulang sa 4 na katao yan. Ngayon pa man, itala at nakita natin yung sinasabing social distancing at talagang masabi na sa'yo rin ang mga naturang kusikwen. At kontrol na sila at nagagalak naman at hindi asahan nila ay pagpunta doon sa kanilang lugar at kanina ay sila ay mabibigyan ng naturang alaga. Paragdagan ang balita rin at maswerte pa rin at dumating din kanina at namigay nga ng mga pangailangan sa naturang barangay sa pamuno naman ni board member ng Lalawigan ng Salano sa City na District sa pamuno ni board member Adiro Tanwato ng mga sumusunod na tumula sa alcohol na ibigay sa barangay kasama ang facial at itong ating Christmas. At laking tuwa rin ang natin ng barangay sapagkat sa ulong barangay ay sasabi napakaswerte ang barangay San Jose
sa Tagadto Kanoonan at pinakapangalawang maliit na barangay at walang barangay dito mismo sa bayan ng Morong Rizal. Yan natin yung subject mula sa lalawigan na Rizal. So, Metro Patrol, Tataray, Argon Sabila, nag-wag-sempi lang may todolakas BWIC. Thank you si Tata Ray. At mula dyan sa Rizal, dako na tayo sa gitnang Luzon, dalawang big time drug pushers sa Tarlac City by nadali na naman sa bypass operation. Sa ulat na yan ni Dione Gole. Dione, kamin, kaka. Yes, kakada, sa gitna nga nitong kainitan ng implementasyon ng MGCQ dito ngayon sa Central Luzon, dalawang big time na tulak ng droga mula dito sa Tarlac City. Itong nasakuti ngayon ng Local Police Drug Enforcement Unit sa bypass operation dito sa bisinidad ng Sitio Pag-asa, Barangay San Rafael, Tarlac City. Kinilala ngayon itong si Police Colonel Renante Cabico, Acting Tarlac Police Provincial Director, itong mga nasakuting suspect na sina Lorenzo Sarfid Jacoba alias Colonel Jacoba, isang retired police officer, may asawa ng number 28 Abid Street, Barangay San Sebastian, at kasalukuyang nangungupahan sa isang apartment dito sa Sitio Pag-asa sa Barangay San Rafael, at ito si Prilos sa Gitno Soto, 38 dalaga ng Sitio Lute, Barangay Central, kapwa dito sa Natura Ciudad. Nasamsam dito sa dalawang tinatayan 28 plastic sheshe na naglalaman ng inihinalang shabu na tumitimbang ito ng 35 grams at may street value ayon dito sa pulisya ng 238,000 pesos. Bukod dito, nabawi rin siya sa dalawa itong bypass money na 3,000 pesos. Kaugnay nito, pinuri naman ito si Police Brigadier General Valeriano de Leon, Central Luzon Police, Director ng Operating Team, kasama itong operatiba ng Tarlac City Police Station dahil sa matagumpay na anti-illegal drugs operation laban dito sa mga suspect na ayon dito sa pulisya, kabilang sila sa mga high-value target ng mga otoridad dito sa nasabing lalawigan. Ang mga suspect ayon dito kay Cabico ay sinampahan nila ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa ilalim ng RA 9165, higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Tarlac Prosecutor's Office, habang nakapit na ngayon itong dalawa dito sa custodial facility ng Tarlac City Police Station. Update, buhat dito sa Gitna Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat simpi lang ito dulakas, BWIC. Tuloy-tuloy ang buhos ng mga balita mula sa probinsya. Meron pong balitang 2.68 milyong piso. Inilang pondo sa Annual Investment Program ng Ilocos Norte. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Ronald Idol Domingo. Go! Naaproban na sa First Quarter Provincial Development Council o PDC meeting ang pagdagdag ng mga proyekto at pundo sa Annual Investment Program ngayong taon 2021, 2022 at iba pa. Ipiliwanag ni Jerpit Agkawili, Provincial Planning Development Officer ng Kumanang Panalawigan, na ito ay dahil may inasaang darating na hati ng lalawigan mula sa Republic Act 7171. Sinabi niya na ito ay naayon sa mga proyektong pwedeng paggamitan sa nasabing pundo. Maliban dito, inayag niya na may mga manggagaling din sa pamalang national na local government support fund at ang mga iba pang kailangan ng pamalang panalawigan upang maganda ang pagbibigay ng serbisyo sa mga kababayan. Ayon kay Engineer Agkawili, ang kabuuan ng pundo ng Annual Investment Program ngayong taon 2021 ay 2.68 bilyong piso. Sinabi niya, nakabilang na rito ang 400 milyong piso na inaasahang matatanggap ng lalawigan na hati nito sa Republic Act 7171 noong taon 2017. Idinagdag niya na ang pinakamalaking napunduhan sa Annual Investment Program ay ang mga proyekto infrastruktura, lalong-lalo na ang mga provincial road at farm to market road, susunod dito ang agrikultura at ang larangan ng kalusugan. Pinakauling balita mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tutong lakas, BWIC. Thank you! You know? Sorry pare. Tuloy-tuloy pa buo sa balita. Ganun talaga, yung dila nga sa kangipin lagi magkasama, nagkakagatan pa rin. Sabi ko nga eh. So good. Adi, alamin natin ang latest sa balita naman mula dyan sa... Uy, may tumaob daw na bangka. Meron pong mangingisda na nailigtas. May pag-ulat tayo mula sa ating provincial correspondent mula sa Calabarzon, si Mar Olete. Mar, go ahead. Nailigtas ng isang Roro vessel ang 40 anyos na mangingisda mula sa barangay Simlong, Batangas City,
matapos tumawag nga ang ginagamit itong bangka sa pangisda. Kwento ni Dennis Kulis na iligtas na mga isda, namamangka umano siya sa bahagi ng matuko nang makita siyang dolphin na may bahagi o bahagi ng sityo mahabang buhangin sa Isla Verde na kanyang sinundan at pagkabakasakaling matuloy ng marami sa bahagi yon. Nang malapit na siya pabalik sa matuko ay pointing na umanong nag-ibang direksyon ng hangin at ginala siya ng malakas na alon sa kanluran hanggang sa tumaog ang bangka dito. Dagdag pa niya may dalawang vessels na dumaan ngunit hindi siya nakita hanggang sa dumaan ang motorboat head ang tuli o padwa ng tugo si Pinglay sa punta sa Batangas Port mula ito sa Katiklan Antique. Agad namang nailigtas ang mga isdang Batangas kung saan ay ang matawan ng vessel at binigyan ng pagkain at kwarto upang makapagpahinga. Nang marating sa Batangas, ang nasabing barko o puso namang nagpasalamat si Kulis sa mga tauhan ng naturang vessel sa pagkakaligtas ng kanyang buhay sa nasabing insidente. Kaya yan ang ating ulat mula dito sa bahagi ng Batangas at Calabarzon. Marunong tinag-ulat para sa impinang may todong lakas, DWIC. At syempre pa, di pauhuli ang ating sa pang-report. Galing naman doon sa Bataan, 100,000,000 pisong halaga ng evacuation centers ang nakatakdang itatayo yan sa napakagandang bayan o lalawigan ng Bataan. Si June Brinkula sa update. June! May 100,000,000 pisong halaga ng pag-core multi-purpose and evacuation centers ang itatayo sa magkahiwalay na bayan dito sa Bataan. Ang mga ito ay tatayo sa bayan ng Samal at sa bayan ng Urani na may inisyal na pondo na nagkakahalaga ng tig 50 million pesos. Ang pondo ay mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PARCOR sa ilalim ng pamumuno ni Chairman and CEO Andrea Domingo. Inisitiba ni na Governor Abel Garcia, Congresswoman Geraldine Roman, Samal Mayor Aida Macalinaw at Urani Mayor Bundong Pascual ang naturang proyekto. Ayon dito kay Governor Abel, malaki ang maitutulong ng proyekto ito ng PAGCOR sa panahon ng kalamidad galot kung may mga bagyo at pagbaha sa naturang mga lugar. Malaki din ang maitutulong ito ngayong panahon ng pandemya. Ito nakaraang umaga, formal lang inilusad ang groundbreaking ceremony at lowering of capsule sa naturang mga bayan bilang hudyat ng pagsisimula ng naturang mga proyekto. Yun din ko nagulat sa Impino Metodo Lakas, DWIC. DWIC. Alright, mga kaibigan, nakompleto natin partner ang sunod-sunod parada ng ating mga provincial reports and correspondents. Tama ka dyan, partner, at maraming salamat sa ating mga masisipag na mga tagapag-ulat mula sa labas ng impilan. At syempre, ay magiging laman pa rin ang ating programa hanggang mamayang alas 7 ang mga bagong balita mula sa probinsya, sa Metro Manila, at maging sa ating mga regular DWIC patrol partner. Okay, napag-uusapan ng balita. Siyempre, doon sa mga na ngayon lang nakapakinig na radyo o nasa sasakyan, hirap pa rin sumakay ngayon, ano? Yung mga bumibiyahe at yung iba ay kadarating lang ng bahay. Ilan ho sa mga pangunahing balita sa ating pagbabalik tanaw sa mga ulat ngayong maghapon. Ang ating balikan, mga kaibigan, partner Gerick, inamin ang Food and Drug Administration na pahirapan daw yung pag-secure ng bansa sa COVID-19 vaccine para sa mga lahat ng mga Pilipino. Dahil nga nag-roll out na partner David yung pagbabakuna. Correct. Mabilis eh. Maraming mga local government unit nagpakitang gilas pagkatapos nila makuha yung bakuna. Sa bagay, kinakailangan talagang magamit, maituro kasi nga yung efficacy nahabol yan, partner. Correct, oo. At kasunod na rin ito, mahigit 700,000 kompirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. Kinakailangan, sabi ni FDA Director General Eric Domingo, ini-evaluate pa nila yung application para doon sa emergency use authorizations ng Bharat Biotech at yung isa pang, yung ilang mga pharmaceutical companies. Mayroon nag-text din sa akin na isang kaibigan natin na nais ngang malaman yung efficacy na ipinapasok ng isang pharmaceutical company. I-review ko lang para mabigyan natin ng susog yung balita na yan, partner David. Correct, oo. Siyempre, balikan natin yung mamaya, partner.
Ngayon, isa pang ngayon umiinit na issue ay itong preparasyon sa eleksyon. Haba malayo pa pero ito. Siyempre, mga guru na naman dito, partner, ang magagamit, ano? Ang gagamitin. At isinusulong po ng Commission on Election na magkaroon ng dagdag bayad para sa mga guru sa eleksyon sa darating na next year na pala ito. Hindi ko lang masigurado, partner, kung matutuloy yan via old normal. Uh-huh. Kasi di ba eleksyon yan? Kamukha nung dating bilangan sa eskwelahan, uh-huh, dumadagsay mga tao. Paano kaya ang pinaplano ngayon ng COMELEC to adapt yung new normal na kinakailangan, hindi nagkakadikita, nagtutumpukan ng mga tao? Eh, yun nga, ang, hindi pa rin natin alam, partner. Pero gayon pa man, siyempre, ano man ang maging sistema ng isasagawang eleksyon sa susunod na taon, siyempre, mga guru pa rin ang isa sa mga mamamahala o magiging mga ngasiwa sa mga gagawing botohan, partner. Kasama yan sa mandate ng pagiging teacher eh. Oo. Kaya ayon po dito sa kay DepEd Secretary Leonor Briones, mayroon palang sulat ang COMELEC dito sa DepEd kay Secretary Leonor Briones, at may kaugnayan po ito sa sitwasyon ng pandemic at nagtulak sa kanilang hilingin na dagdagan pa ang bayad sa benepisyo ng mga teaching and non-teaching personal partner. Oo, siguro pag-usapan na hanggang maaga dahil tama'y binabanggit mo, bagamat malayo pa yan, pero dahil sa mga kinaukulang paghanda, tapos i-adapt pa ng mga teachers yung bagong proseso ng eleksyon, madali yan na ngayon eh. Sabagay, nagawa na natin, nagka-computerize eleksyon na tayo, way back last din, last election, di ba? Tama ka dyan, lalo na yung mga nasa wala sa ating bansa, no? Yung absentee voting. Yun, absentee voting. Dito po sa proposal ng DepEd, inirekomenda po yung 9,000 pesos na honorarium para sa chairperson ng electoral boards. Ito kasi mga electoral boards, silang bubuo eh, mga guru po ito. Habang 8,000 naman sa mga miyembro ng board. Ang DepEd supervisor official naman ay 7,000 at 5,000 pesos naman para sa mga support staff. So, one time, big time lang naman yan eh. Isang araw lang naman yan. Kayang-kayang hugutin yung pondo niya doon sa mga, alam mo ba partner, yung ilang mga government departments. Nagulat ako eh. Ito eh, masasabi bang expose o talagang lantaran na? Alam mo bang isang general manager sa isang particular na government offices, kung magkano sinusunod? Magkano, partner? 100,000 payat. Wow! Ka? Yung isang GM sa isang particular na government departamento de gobyerno. Ganun kalaki? Oo. Kaya, pero ang nakagulat-gulat, maraming mga departamento ngayon, they are, looking for GM. Walang gusto mag-apply. Ba't kaya, ano? Oo. 100,000 yung sweldo mo, pero mga marami sa, magtingin ka sa ano, sa listahan ng mga government agencies, ang dami na nangangailangan GM. Correct. Pinakapayat na sweldo, 100,000. Ah, ganun. Mag-apply na kayo tayo. Tara. Uy, nakikinig si Boss Edgar. Baka sabi mo, kaya pumasok sa Lunes. Hindi. Magbabalik ko ka, mga kaibigan. Break muna tayo, partner. Yes, Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 6 ng gabi. Balita na, servisyo pa. WIZ. Balita na, servisyo pa. Nagbabalik ang programang Dawin, David and Edwin sa Balita na Servisyo pa. David Oro at Elvin Yusami, mga kaibigan. Sasamahan nyo kami hanggang alas 7 ng gabi dito po sa ating huntahan at mga pagtalaki sa mga pangunahing paksa't balita. Ayan. Partner, ano na bang nangyari doon sa tinatawag na National ID System, partner? Wala pa nga yata dahil sa akin, wala pang tawag, wala pa nag-interview kung meron man o ano pa man. Oo. Pero dati, una dyan sa National ID, meron yung postal ID. Ikaw ba nakapakapuwer nun? Meron ako, may postal ID ako na nandito sa akin ngayon. Yung UMID, bukod dyan sa postal, meron pang UMID card. May UMID per card pa. Kinukuha naman ito sa SSS. Oo. Kaya nga sinasabi ito, Unified Multipurpose ID.
Kaya lang, yung mga kababayan tayo na sabi nga natin, hindi naman employ. Yung national ID yata, lahat, walang pipiliin. Yeah. Natanong ko ito, partner, kasi mayroon akong tinitignan isang storya dito mula sa mga kasamahan natin din sa Senado. Na yun daw palang national ID system, yung mismong national ID, ay maaari daw palang gamitin sa pagbibigay ng ayuda at pagpapalawak ng financial inclusion, partner. At partner, nung isang araw, may nadaanan akong balita mula sa Narvacan, Ilocos Sur. Nagpunta ka doon? Hindi, may nadaanan ko lang na scan ko yung balita. Akala ko, doon, ginaanan, pag nadadaano, pupulutin mo. Oh, di ba, ang mayor doon eh, si Mayor Chavit Singson. Oo. Na siyang presidente ng League of Municipality of the Philippines, partner. Alam mo, partner, ginamit nila yung bagong technology noong magkakaroon ng card, parang ATM card. Nasa pamamagitan noon, doon nadadaan yung mga ayuda. Galing, maganda. At magagamit din nila yon, yung card na yon, sa iba pa mga transaksyon. Halimbawa, magbabayad sila ng buwis. Doon sa locality. Correct. Oo. At yung sistemang yon ay planong isulong ni Mayor Chavit Singson. Minsan, ma-interview sana natin si Mayor Chavit, ano, sa mga iba pang munisipalidad sa ating bansa. So, magiging national in scope na yan. Correct, oo. Kaya ko na talaka yung bagay niya, naalala ko lang, sapagkat ito nga pong isinusulong naman sa Senado ni Senador Grace po. Na ang sabi niya dito, iminungkahi po ni Senador po na gamitin ang National Identification System sa pagpapalawak ng financial inclusion sa bansa. At ayon sa Senador, na siyang chairperson ng Senate Committee on Banks, bukod sa pagkilala sa mga maituturing na legally invisible, magagamit rin ang national ID ng mga kababayan nating walang access sa mga bangko, partner. Di ba, yun, tulad yan, yung pagbibigay ng ayuda. Eh, kailangan mo pang pumila, kailangan mo pang, kumbaga, pipirma o mag-fill up ng mga documents. Pero kung sa pamamagitan ng ganitong uri ng mga sistema, nasa 21st siglo. Modern technology na tayo. Modern technology, partner. Pero ang nangyayari sa atin, paatras yung ating aktuasyon sa buhay. Alam mo kung bakit? Bakit? Napauso lang yung salitang ayuda. Parang yung iba sa ating mga kababayan, ayaw na maghanap buhay. Gusto, ayuda na lang. Iyobra ng ganun eh. Ang nakakalungkot nga, partner, parang pare-parehas naman tayo naghahanap buhay, yung ibang mga hindi naghahanap buhay. Siyempre pag naghahanap buhay ka, may trabaho ka, nagbabayad ka ng tax. Yan ang sentiments ng middle class. Correct. Partner. Buti nabanggit mo yan. Pag lagi kayo magkasama, nagkakatugma na puso't damdamin ninyo. Kasi partner, yan ang ano ngayon eh. Lagi kitang naiisip. Yan yung issue ngayon eh. Yung isip ko, iniisip mo rin. At naiisip kita sapagkat wala ka pa rin ayuda. Hindi, yung mga middle class, di ba? Napag-usapan natin the other day yan, off-air. Correct. Partner, sabi ko, swerte ng mga taong kababayan natin na ano, nasa laylayan daw, kung tawagin. Talagang, ang galing nilang mag-trace kung paano binibigay yung ayuda. Okay. Samantalang tayo mga nagtatrabaho, nasa middle class, inasa na natin, may dadating na notice. Wala naman. Hanggang sa makalimutan na. Correct. Kaya sabi mo, pagsain natin, mabuti naalala mo. Plus, partner, yung punto nga, na mga ang mga nagtatrabaho, di ba, kailangan ka mag-file ng ITR. Income tax return sa BIR. At magbayad ka ng buwis, partner, di ba? Yung actually, for almost 30 years na ako yung naging empleyado sa kabilang station, talagang bago mo matanggap yung sweldo mo, kaltas na yung tax, partner. Oo, yung mga malalaking korporasyon, ganun eh. Di ba? Oo. Yan ang isang bagay, partner, na sentimiento nga ng mga nagbabayad ng tax, ng mga nagtatrabaho. Bagaman, hindi natin masisisi rin naman. Siyempre, hindi rin naman pwedeng pabayaan yung mga nasa laylayan, tinutukoy natin, yung mga mahihirap talaga, may poorest of the poor, partner.
madalas silang nakikinabang talaga dito sa mga ayudang ito. Kaya huwag nila sinasabing naapi sila sa lipunan. Ang naapi yung middle class. Tingnan natin. Partner, meron ka ba piyang... Sige, ganyan lang. Ibig sabihin na kailangan kong nagbuntong hindi ka ng malalim, mayroon pa tayo sa report. Malalim tapos, talaga, malalim din itong tatalakayin 10 natin susunod. Sige na. Naalala ko. Pero talagi muna natin si July Pudok dahil naka-cellphone yan. Sige nga, alamin natin kung nakakuha na ng ayuda itong si July Pudok sa ating Metro Patrol. Metro Patrol. Wala sa pinakamamahaling niyang barangay, Gaya-Gaya. Sa San Jose del Monte, Bulacan. July, go ahead. Wala pa. Wala pa ako nakuha ayuda. So, ayun at naluluha nga ako eh. Lagi na lang asa. Oo. Inuulan ng matikos ang pamahalaan ng San Jose del Monte City, Bulacan, sa pamumuno ni Mayor Arthur Robes dahil sa makupad at mabagal ang pagbibigay ng ayuda, nit-nit galit ng mga senior citizen, bawat barangay na nasabing lungsod na umapila, bawat residente ng City San Jose del Monte Bulacan, sector service, sa pagpipirma nila, at ang masaklap ay pinapipirma pa sila ng Weber na pag nakakuha ka na ng 1,000 piso, ay di ka na pwedeng magreklamo. Nakala nila sa isang miyembro ay 4,000 ang lumalabas na parang nagkakaroon na naman daw ng himala o magi sa ayuda na galing sa national government. Alam nila na ang pera na ito ay galing sa taong bayan. Nagbabayad sila ng tamang wish ay siya namang dahilan tatanggapin nila pero sa kabaliktaran wala naman silang natatanggap. So nananawagan sila sa Pangulong Duterte doon sa pinangako niya na mabibigyan lahat. Mahirap na kailangan bigyan ng nasabing ayuda dahil sa nasabing pandemya ngayon. Yan ang aking update. Mula din sa Mesa del Monte City, Bulacan. Ito Metro Patrol, July Pudok Nagulap. Simpi lang tono, DWIC. Thank you, si Kahulio, July Pudok, mga kaibigan, mula dyan sa SJDM. Yeah. Alright, alas 6:18, partner, maisingit ko lang. Partner. Alam ko, ikaw ay siksik ka rin sa balita at mahaba ang oras mo ng pagre-review. Mm-hmm. Ako'y pasilip-silip lang. Pero gusto ko lang paunlakan itong isang napakagandang statement. Okay. Nilabas ng isa sa mga philanthropist. Pag nababanggit ang philanthropist, yun ang naalala mo. Aba. 2 hours ago, nilabas niya ito sa kanyang Facebook page. Sige nga. Ang sabi niya allow me to update you on the progress of our cleanup efforts at natuliyahan Tinajeros River System. O, sino? Mm-hmm. Parang kilala ko na sino yan. Sino na promotor dyan? Kilala ko na yan. Sabi niya, to date, we have already taken out over 168,000 tons. Uy, grabe ah. Ganun kadami nung, yung silt baga at basura na nakatambak dyan sa tuliyahan Tinajeros River. At yan kasi para bagang naging tapon na talaga at naging, sabi nga, tributary na ng basura. Mm-hmm. Nagsisikap daw ngayon, we are also doubling our output from 600 tons per day to 1,500 tons for the 11.5 kilometers. Ganun pala kahaba yan, yung tuliyahan. Mm-hmm. So this is nearly half of the total 27 kilometer. Yung length of the river system that we will clean for the duration of this 5-year project. 5 taon pala yun. Mm-hmm. Overall, we are targeting to remove 1.5 million tons of waste. We have a long way to go but we are making great strides. Hopefully, this inspires all of us to do our part in bringing our river banks to life. Every action counts. Alam mo kanino galing yun? Ba, kailan ko yan? Si Mr. Ramon S. Ang. RSA. RSA. Pero para marinig mo sa isang chairman na siya pa ang magbibigay ng anunsyo niyan, napakakataba ng puso, no? Ibig sabihin, nandoon yung kanyang, sabi nga, dedikasyon doon sa kanyang commitment sa ating mga kababayan, ano? At alam mo, partner, hindi malayo sa puso ko yung Tuliahan River na yan. Wow. Sapagkat nung ako'y maliit, saka naman lumaki. Alam mo bang Tuliahan River? Oo. Galing yan na maligtas, di ba? Correct.
Nakatira kami diyan sa Pampang ng Tulyahan River. Tatanungin, di ba na kwento ko, partner, diyan kami nagtatanim ng kalabasa. Kasi napagtataniman pa namin dati ng kangkong. Alam mo kung bakit? River. Nung araw, meron tinatawag na river banks. Mm-hmm. May pangpang ang ilog. Correct. Oh. Yung pangpang na yun, ano yun eh? Mabuhangin yung partner. Loam soil. At tama ka. Masyadong mataba ang lupa na yan. Kaya yung mga kalabasa namin dati, ang lalaki ng kalabasa, mga halos mayakap mo, partner. Kalaki. Sarap, ano? Ibig sabihin, no, talagang magsipag ka lang, hindi ka magugutom. Correct. Tapos kaya ka tinawag na tulyahan yan, di ba? May nahuhuling tulya. Inabutan namin yan, partner, na may tulya pa yan. Kaya naging Tulyahan River yan. Kita niyo. At bandang huli, nako, unti-unti, nasira na. Eh, mantakin mo, partner. Bakit nasira? Sa human migration. Correct. Local plus, migration. Yung mga factories along the river, yung mga pinanggagalingan yan na halo-halo na, domestic and industrial waste. Eh, partner, pagka bumaha, sari-sari, makikita mong lumulutang. Sus Mario, sa pakitao yata, lumulutang yan ng panahon na... Makikita mo, may lumulutang na... aparador. May lumulutang na TV. May lumulutang na refrigerator. Sus Mario, Josep. Nakakagalit na ibig nakakalungkot. Ibig sabihin, lahat ng basura na galing sa mga sa loob ng bahay, itinatapon dyan, partner. At may time na obserbahan ko yan. May time may nagiging kulay blue. Minsan nagiging kulay dilaw. Yung tubig. Chemical yun. Chemical. Chemical naman, partner. So wala nang mga lamang dagat na posibleng mabuhay dyan. Definitely. Correct. Oo. So, ngayon, partner, dahil nga sa pagbabaw ng ilog na yan, nagiging dahilan yan para magkaroon ng matinding pagbaha sa iba't ibang lugar dyan, sa Quezon City, sa Malabon, Nabotas, at mga dinadaanan, Valenzuela, nung ilog na yan. Kaya yun ang effort nitong grupo ni RSA. Kaya nagbaba sila dyan ng mga silting equipment para mahukay uli at maalis yung mga nakabaray yung binabanggit mo. Yun, At magkakarugtong para yan, sa Potrero, Malabon, Valenzuela, kaya mahukay. Kaya nga di ba may kanta, partner, naalala mo? Mama, namamangka, pakisuko, biyaring bata, pagdating sa Maynila, ipagpalit ng money. Kasi nagdaan yun, diyan sa ilog ng Malabon, di ba? Ganun ba? Naalala mo ba yung pinangihilisin na? O, saka ito pa, pag-uusapan natin yung nakakalungkot na panggagahasa sa environment. Maganda yung ginamit mong term, partner. Panggagahasa. Tama ka. Mayroong nag-text na naman sa atin eh. Ano sabi, partner? Si Aling Linda. Ano sabi ni Aling Linda? Taga Maribeles. Ano sabi niya? Eh, napapansin niyo ho yung lugar ng tulyahan. Bakit yung nakakaligtaan niyo rin at pinapaalam namin sa inyo na yung kabundukan ho ng Maribeles, nakakalbo na. Aray. Hindi, kapal ng buko mo eh. Nakakalbo na. Ibig sabihin, talagang... kailangan balansihin. Governor Abbott Garcia, sir, magandang gabi. Ano ho ba ang development, sapagkat ang dami-dami ho mga tinatanggap naming tawag mula sa inyong mga constituent na hindi sila tutol doon sa development, pero kinukonsulta niyo ba yung inyong mga kababayan dyan? Bago ang isang, sabi nga, Virgin Forest, bagamat nabili na yan ng mga bilyonaryo, sisirain at pampapalit doon sa tinatawag na itatransform sa industrial or subdivision somehow. At partner, isa rin ako sa saksi sa aming lugar ng pagkawala ng mga kagubatan. Yung lugar namin niyan sa may barangay Bagbag, yan nga, sa Pampang ng Tulyahan River, dati napakalawak ang mga puno dyan, may gubat dyan. Ngayon, puro kabahayan na. Huwag mo ko yayabakan ng ganyan. Ganda ko lumaki sa Mapayapa Village. Di ba, partner? Sa Mapayapa Village itong araw, dyan sa may purview, katabi na wala pang FEU. Puro puno. Anong puno meron ka? Meron kaming kasoy, may sampalok, may mangga, lahat nandyan. Ayun, nakakalungkot ka talaga na ang kapaligiran natin, alam mo, partner, isa rin to sa mga nagiging dahilan kaya umiikli ang buhay ng tao. Masyado ng polluted ang ating... lupang ginagalawan, naubos ng mga likas na kagubatan, fresh air, partner. May tanong kita, partner, dahil ikaw kahit pa paano hindi naman maitatanggi na nagiging palabasa ka dyan sa ating book of all books. Okay. Noong araw daw, mahaba buhay ng tao, totoo ba yan?
Totoo, partner. Ito na nga, partner, yung tanong natin kanina eh. Kilala niyo ho ba kung sino po ang nabuhay ng napakahabang panahon? Ito po ang sagot ng Biblia. Si Matusalem. Ayun, sabi ng mga nag-message. Ah, oo nga. Matusalem nga. Itong si Matusalem ay anak ng tapat na propetang si Enoch, ama ni Lamech at lolo ni Noe. Itong si Matusalem, partner. Nabuhay itong si Matusalem, partner. Alam mo kung gaano katagal? 969 years. Grabe. Ganun pala kahaba. Ganun katindi ang haba ng buhay nitong si Matusalem. At kabilang po sa ikawalong salinlahi ng tao magmula nga kay Adan. Si Adan ba? Ilang taon yung inabot? Si Adan ay mahigit 900 years. Ba? Ayon dito sa ulat ng Biblia. Ayun. At talang unang taong si Adan ay nagkaroon ng pagkakataong magtamasa ng haba ng buhay na hindi magwawakas sana. Ngunit depende nga ito sa pagsunod sa Diyos. Gayunman, dahil sa pagsuway, naiwala ni Adan ang pagkakataong iyon at mula sa kanya ay nagmana ng kasalanan at kamatayan ang buong lahi ng tao. Yun namang kamatayan daw ay sinasabi, pardon me, correct me, partner, dahil hindi naman tayo expert sa kanya. Yung daw kamatayan ay transformation lang natin doon sa panibagong wika nga natin, dimensions. At sinasabing kung tayo man ay mamatay, pansamantala pag, ang pagturing yata dyan ay parang pinatutulog lang muna tayo. Sa tama ka dyan, partner. Kasi may pag-asang buhayin muli ang mga namatay, partner. Ayun, So, maliwanag dito, partner, kung titingnan natin ang kabuuan, ay hindi wala sa original na plano ng Diyos na mamatay ang tao. Kasi kung maalala mo, dito na tayo, pass forward tayo. Correct. Doon sa New Testament, lagi kong nababasa at na, naririnig ko rin na tuwing may lalapit kay Jesus Christ bilang katuparan ng pangako ng Ama, eh bilang siya yung sabi niya, nagaharing kinatawan ng Ama, sabi niya, bakit kayo umiiyak? Namatay po yung kapatid ko. Bakit? Asaan yung kapatid niyo? Natutulog lang yun. So, hindi mo maririnig yung kamatayan kay Jesus Cristo. Ibig sabihin, parang ang gusto niyang i-emphasize, bagamat may katapusan yung ating buhay dito sa lupa, pag tayo nananalig sa Ama, patuloy ang ating buhay. At pinapakita namin yung partner, yung mga bilang pangwakas, yung mga pagbuhay dati sa batay nitong si Jesus Christ ay patunay na pagdating ng panahon, yung mga namatay nating mahal sa buhay, ay bubuhayin muli. Ayan. Nasusulat yung partner sa Biblia. E paano yung mga namatay ng post-post ng kasalanan? Ay, hindi, wala na silang pagkabuhay muli. Ayun. Alright. Lalo na yung mga talagang, kumbaga, notorious na talaga. Katulad ni, tulad ni Judas Iscariote, partner. Ganun. Wala na siyang pagkabuhay muli. Pagdudusahay na yun. Wala na. Tapos na. Alright. Erase na ang kanyang pangalan. Alright. So, mga kaibigan, pasalamat tayo kay Brother David. At pag Friday, napagtutunan tayo ng, sabi ngay, araling ganito. Kaminsan, nalilibang ho tayo kung ano ng balita binabasa natin. Laging nakabuyang-yang dyan sa ating mga sala. I hope meron kayo yung magandang balita. Na hindi lang sa aklat eh, no? Correct. Online, pwedeng tignan. Sa online, lalo pa yung detail. High-tech na ngayon eh. Pwede ka na magkaroon ng kopya ng online Bible. Sa Bible. Ako, nilagyan ako sa cellphone ko ni Ma'am R.C. Pacheco. Correct. Alright. Ayun, tamantala. So, magpapatalastas muna tayo, pero bago yan, isa pang report. Pag-uulat, muli nagbabalik si July Pudok mula sa balita, mula sa Customs. July, anong balita? Yes, ka-Edwin at kagagali ko lang sa Bureau of Customs South kung saan ako'y dumalaw sa Public Information Office na kung saan ay maraming nagpositibo ng COVID-19 na mga opisyales. Katulad yan, may lumabas na ngayon lang, no? Na positive COVID-19 virus si Deputy Commissioner Attorney Venera Bakiran, isa kong kaibigan, ay tinamaan na rin na nasabi COVID-19 virus. At marami na rin na ang namatay diyan sa may tinatawag na AMO. So AMO na isang opisina yan, no? Accreditation Management Office. Na lima yung namatay
na miyembro ng Bureau of Customs na tinamaan din ng COVID-19. So, lumalala itong sakit ng COVID-19 mismo sa loob ng Bureau of Customs. Kaya ngayon ay maingat ang mga taga Bureau of Customs at sila'y nagwa-warning doon sa mga pumapasok na nagpupunta sa customer service na sila'y nagpapasa na kanilang papel. Kailangan na magkakaroon na ngayon ng mga health protocols na dapat kasunod. Katulad doon sinasabing swab test, no? At itong sinatawag sa live test na pahihirali niya sa Bureau of Customs. Pag wala yon, no entry. Talagang kita ngayon ni Commissioner lahat na pumapasok niya sa Bureau of Customs. Dahil ngayon, lumalala na at sumisiri at pinanganambaan nila dahil napaka-transferable netong COVID-19 virus. So yan ang aking balitang posto, Metro Patron, Pilay Pudong Laguna, Pimpilan Todo, naka-DWIC. Salamat, July Purok. Samantala, break muna tayo. Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ang ika-anim ng gabi. Balita na, servisyo pa. DWIC. Balita na, servisyo pa. 19 na minuto bago sasapit ang ikapito ng gabi, partner. Partner, at yung Mindanao ha, particular yung Surigao, partner. Mm-mm. I understand na pumasok na yung bagyo. Oo. Si Bising ba yun? Si Bising. Si Aling Bising. Oo. Ingat po kayo, medyo magiging maulan siguro ngayon, magdamag. Oo, ang balita ko nga, Surigao province ang isa sa mga na maapekto nito. Eh, hindi pa nga, partner, ganong nakakabangon ang Surigao, particular ang Surigao del Norte, sa nakaraang bagyo na Auring, partner. Alala mo ito? Oo. Kung kamakailan, kasi Bising. Ito, Auring. Sila na naman ngayon, partner. Grabe, no? Oo. At dito nga sa tinitingnan kong balita na mabuti na lamang. May mga government official naman siguro tayong bukas na nakatutok agad para magbigay tulong. Dito sa binabasa kong balita, yung office po ni Senator Christopher Bongo ay nagpadala po ng karagdagang mga assistance sa 178 typhoon Auring victims, particular sa Dapa, Siargao, yeah. Island. Alam mo, naalala ko pag bilang si Senator Go ang sipag magpadala ng mga ganyang tulong. Oo. Naalala mo ba nung pag-upo niya, nagpatulong kagad siya sa ganun. Oo. Banatan siya ng yung pinatag siya ng mga troll sa social media. Oo. Na nagpapapogi, nagaganda, sabi, nangangapa niya. Eh, talaga nagalit siya, no? Nakita mo ba yan? Yung nag-viral yung salita? Oo. Ano ba kayo? Tapos na ang eleksyon. Senador na ako. Oo nga. Hindi mo alala mo yun. Ito po, babakbaka na naman itong mga trolls. Ibig sabihin, unang nang responde ng tulong, Senator Bongo. Ayun, so ito'y naipadala, food packs, medicine, very good. Mga face mask, face shield, sa mga severely hit ng massive flooding caused by heavy rains brought by Typhoon Auring. At ito naman, may panibagong bagyo na naman po. Kaya nako. Eh, hindi pa nakakabangon yung ating mga kababayan. Panibagong bagyo na naman itong si Bising, na sana ay huwag naman pong mapinsala ang marami nating kababayan dyan sa Surigao provinces. At Surigao del Norte yan, Surigao del Sur, partner, at Siargao, partner. Ay, libot mo yan eh. Yung ating mga mambabatas, particular, yung mga senador, hindi lang naman Senator Bonggong senador, kaysa banatan ninyo, gayaan ninyo yung pagtulong. Oo nga, no? Dami nyo dyan eh. Tigit-tigit isang milyon lang kayo doon sa inyo, dalawampu't-apat na milyon yun. Crap mentality kasi ang iba sa ating partner. Ay, nako. Anyway, partner, siguro sa pagkakataong ito, 45 minutos o 44 minutos makalipas ng alas 6. Yeah. Eh, pakinggan na natin at basahin yung ating sagot sa poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Okay, partner. O Manoy, sangkot sa importers ng baboy sa paglalagay ng tong pads, dapat bang ibunyag sa publiko? Partner, anong mga sagot dyan sa'yo? Si Kapilo, napakahaba ng sagot ito si Kapilomino Paler Jr. Magalang ka ng ilang dalawang minuto siguro. Sige, partner, go ahead. Sabi ni Mang Pilomino Paler Jr., dapat.
Napapaniwala mo ko doon, partner. Kalating segundo lang. Naisama ko doon, partner. Dapat. Ito, mahaba rin to. Ayan. Si Sheila Arbus. Pero bakit naman may binabanggit ba ditong pangalan ng isang senador? Hindi ko na babanggit. Sige. Malayo sa issue to, partner. Si Armando Abier. Dapat lang, matagal na silang... baboy sa ganyang kalakaran? Ano yan? Dapat eleksyon din ang mga yan. Kakaparehas ng gawain yan, BIR, DPWH, lahat ng departamento ng gobyerno. Wala nang makapaglilinis yan kahit sinong pangulo pa. Siguro kung lahat, bigla ang mamatay kapag kurakot. Oh, Jesus Mario, sir, talagang hopeless romantic na si Ka Armando. Si Jerry Tamisin Ramirez, dapat lang pati na yung opisyal ng DA na binibigyan nila ng lagay para meron na silang pagkalagyan. Sabi ni Saldi Abainka Suarez, hindi lang po dapat ibunyag, latiguhin pa ng 50 beses. Sus Mario. Saldi Abainka Suarez, Lacson na naman, lagi na lang ganyan si Lacson. Anong gusto nyo? Nagbubunyag nga siya ng mga katiwalian eh. Si Dick Petero, dapat katayin sa publiko para di pamarisan. Isama na rin yung mga kasangkot sa gobyerno. Ito po, si Dito Benedicto Barrientos. Siguro sa inisya, itong sinabi niya. Huwag na lang ibunyag, itapo na lang sa bunganga na aktibong vulkan. Kailangan alam muna natin. Si Renan Talabis. Aba, dapat malaman ng mga tao, mga ugag dyan sa Department of Agriculture and Importations. Sa palagay ko, tungkulin ni Senator Lacson na isiwalat yung mga pangalan ng mga yan. Yeah. Empleyado at opisyal ng DA at mga BFF nilang mga importers. Si Adlai Lara, yes, dapat at isama si Dar. Sabi ni Jaime Acosta, dapat lang, sobra ng pagpapahirap sa taong bayan ng mga ganid. Tessa Monte, katayin na lang. Si Perfecto Saring Katalig, nasa Malacanang ang oink-oink, baboy daw. Florizel Chavez, kasuhan. Si Ben Acibar, lagi na lang ganoon, bakit ayaw nila ilabas ang mga pangalan para malaman ng taong bayan? Lagi na lang aragabyado mga tao dahil ang pinuno, nakikipagsabuatan yata sa kanila. Si Chad Baritugo, ibunyag at katayin, kiting, price fixing, economic sabotage, magresulta sana ito sa capital punishment. Sabi ni Atoy Bulantoy, dapat itukhang parang baboy. Ayan. Delia Flores Fusi, dapat lang po. Sa kanyang pen name na Pugad Baboy, matagal na yan, panahon pa yan ni Pinoy, ang kalokohan na yan. Bakit ngayon lang binubukas ang problema na yan? Pag malapit na eleksyon, o ano binubukas na problema na akala mo ay silang nakadiskubre, noon pa nila alam yan. Mariko Tanikawa, dapat lang ibunyag mga taong gahaman. Si Sheila Arbues, hi Senators Drilon, Gordon, Dalima and Binay, what do they have in common? Balangi Enia, dapat lang at parusahan din pag sama-samahin sila lahat. Ito panghuli na sa akin, si Jose Payumo Silva. Mga idol, hindi yan ibubulgar kasi sila-sila din naman yan. Ibubulgar, wala yan kasi sila. Sila-sila din yan. Apat pa partner, si Ramel Dicano, dapat lang yung mga nagnakaw sa Pure Gold. Sabi ko, kahit wala sa atang 500 ang makuha. Kalat sa FB ang mukha yan, kaya sa bilyon sa kalahat ng ari-arian dapat i-consider na galing sa panglalamang, kaya dapat kumpiskahin lahat. Lisa Jane B. Stoney, dapat ibunyag at kasuhan at ikulong ang gahaman kakagigil na sa pandemya, pagsamantala pa sa mga mamamayan. Grrr! June Canete, mga pasabog ni Lacson, puro tut. Si Roel Lavina, dapat sindikato yan. Yan po. Salamat sa inyong mga message sa mga mahal po naming taga-subaybay. At bago tayo magpaalam, syempre meron pa naman tayong 11 minuto bago alas 7. Isa pang report. Ronda Probinsya. Pagulat ni Johnny Gole, ang top most wanted person daw po sa Central Luzon. Ano ba ito? Na-aresto na? Alamin natin ang detalye. Johnny, go ahead.
Yes, nasakuti na nga ng polisya itong isa sa mga top most wanted persons dito sa Central Luzon. Natapos si Selby dito sa kanyang hideout sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga, yung Elias Warren Obaresa. Kinilala ngayon ng polisya itong pusakala na si Gerald Ara Chincauco ng barangay Magdikal sa nasaling bayan. Ito ay may tinakasang kaso sa sala ni Judge Maredeta de Los Santos Malig ng RTC Branch 51 Guagua, Pampanga dahil sa kasong rape noong Mayo 15, 2015 at walang inirekomendang piyansa ang hukuman sa kanyang kaso. Ayon dito sa inisyal na ulat ng polisya, itong si Chincauco ang prime suspect sa pangahalay sa isang dalagita na itinago sa pangalang Jane sa nasabi ring lugar na naganap na sa nasabing petsa. Mula noon, ayon dito sa police report, nagtana itong suspect. Kaya ito nasakuti ayon dito sa otoridad nang makita ito ng isang konsernadong residente sa nasabing lugar. Halos mag-aaring na taon din ang nakaraan na ang pagtatago sa batas nitong suspect. Hindi naman ito pumalag ng arestuhin ng polisya. Agad namang kinuri nitong si Police Brigadier General Valeriano de Leon na PRO 3 Chief ang operating team sa pagkakadakip na dito sa suspect upang panagutan ang kanyang kasalanan at saka mabigyan ng katarungan ang kanyang mga nabiktima. Matapos maiharap sa hukuman, agad na ikinulong itong suspect dito sa Florida Blanca Police Station detention cell habang inihintay nito yung commission order mula sa hukuman upang tuluyan na itong mailipat sa Guagua District Jail sa ilalim ng supervision naman nitong Bureau of Jail Management and Penology of BJMP. Mula dito sa Gitnang Luzon, ito si John Gole, Central Luzon Patrol, nagulat sa Intila Medyo Lakas, DWIC. DWIC! At partner, tinitignan ko itong report ng DSWD, Department of Social Welfare and Development, partner. Mula dito kay Director Irene Dumlao ng DSWD. May kaugnayan po sa mga naibigay ng assistance sa mga ayuda to, partner. Ayuda. Sabi rito sa kanyang report, sa National Capital Region ay umabot na po sa 3,454,732,000. Sa Region 4A, which is the Calabar Zone, ay 1,225,172,000. At sa Region 3, ito yung Central Luzon, ay nasa mga 250,703,000. So malaki-laki na pala, partner. Ang dami po ng mga naipamudmod na ayuda, financial aid, a total of 3.9 billion ang financial aid na naibigay po ng ating gobyerno kaugnay po nitong mga nabiyayaan po ng ayuda, partner. At sana, ako, I'm hoping against hope, wika nga, na pag natapos na ito, kompleto na yan, magkaroon ng transparency kung paano ipinamudmod yung pera. At least matrace natin kung talagang nakatanggap yung mga dapat makatanggap. Tama ka dyan. At ito nga po yung latest report ng DSWD para mamonitor po ang implementasyon ng financial aid sa tinutukoy po ng mga NCR Plus bubble, including syempre dito ang Metro Manila, ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite, partner. Alright. So, partner, sa oras na 7:00 sandali, or make it 7 minutes bago sasapit ang ganap na alas 7, pagbigyan natin ng ilang mga trabaho opportunities. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Servisyong Trabaho. Dito lang sa Balita na Servisyo. With indulgence po dito sa mga taga Metro Manila, ito pong aming trabaho opportunities ay addressed dyan sa ating mga kababayan. Yan po naman sa probinsya, particular sa Tacloban. Ano po? Sapagkat nagpadala sa amin ng report at ng job opening ang Tacloban City Public Employment Service Office. Ito'y sa updated contact number nila, yung J&T Express, ay nangangailangan, meron silang job vacancies for sorter. Ito yung sorter, yung nag-hiwa-hiwalay ng mga padala, no? Qualification as stated on each images, please do check. Ayan. For interested applicants, yan sa mga taga-Tacloban, you may walk in at J&T Express, second floor, City Center Park, Barangay 60 o Barangay 60, Aslum, Sagkahan, Tacloban City.
Doon sa mga interesado, ay bisitahin nyo na lang yung Facebook page na Tacloban City Peso at doon kayo mag-inquire para mas madali. Wika nga. Yung ating mga taga-Tacloban, nakamonitor sa atin kundi sa RPN Radio through Lamrag Radio Partner. Yung mga partner radios natin. Salamat po. Ito po naman sa mga taga-Bataan, ang Public Employment Service Office po, City Government of Balanga is hiring photo and video editor. Uy, may mga qualifications po dito. Masyadong malilate nga lang, mga job descriptions. Pero kung interesado po kayo, ay mag-submit po kayo ng inyo pong resume. At meron ding iba pang mga requirements dito. Medyo malabo nga lang, partner, yung lugar kung paano, kung pas, ito pala yung peso.gov@gmail.com, tama ba ito? Ayan. Gesrel, nasusunod lang kayo mo letra sa Kuya David, ha? Nag-blurred, partner. Blurred, eh. Oh, blurred na. Oh, kailangan medyo malaki na letra, ha? Samantala, ang BPO hiring. Oh, ito. Maganda to, partner. Mga kababayan mo. Okay. Te, yung mga taga Iloilo. Icor, Iloilo. May vacancies for customer service representative. Full-time po ito. Ang qualification, open to 18 years old and above. Ay kahit high school graduate or sabi nga natin SHS graduates, may kaalaman sa pakikipag-communicate, whether English, Ilonggo at Tagalog. Schedule is flexible, must be willing to work on-site. At kailangan din nila ng customer service representative, seasonal and project-based for 18 years old and above. At kailangan medyo sanay makipag-ugnayan verbally. My schedule is flexible, must be willing to work. Magpadala kayo ng inyong resume kay John, ito ang pangalan niya, John Ezekiel Ampunan. Magpaampun kayo, ha? John Ezekiel Ampunan, Sourcing Specialist, HR Talent Acquisition. At ang kanyang email, tuloy-tuloy lang ang sulat, maliliit na letra, janezekiel.ampunan@icor.com. icor.com. Yun. O ito, malapit lamang, mga taga Maynila, ang Public Employment Service Office po ng Maynila, Manila City Hall, ay nangangailan po ng company driver, medium duty, at least high school graduate with professional driver's license with at least 3 years of driving light and medium vehicles, must have knowledge in engine troubleshooting and maintenance. Mechanic, so yung una po, yung driver, medium duty, kailangan po ng 6. Yung mechanic po naman, kailangan po ng 8. At sa mekaniko, ang requirements po, at least high school graduate with at least 1 year experience in repairing, troubleshooting, and maintenance or maintaining construction heavy equipment. Knowledge of engine troubleshooting, hydraulics, power trains. Ang gawin po ninyo ay makipag-ugnayan po kayo sa room 446, 4th floor, Clock Tower, Manila City Hall. Ang telephone number po ay 5310-2167 or mag-check po sa kanilang Facebook account na Public Employment Service Office, City of Manila. Ayan. Alright, partner. Saktong-sakto, 2 minutes before 7. Diyan muna namin mawawakasan, mga kaibigan, sa ayon yung gusto. Tapos na ang ating program for this day at for this week. Diyan muna nagwawakas ang pang-Biyernes na edisyon ng Balita ng Serbisyo Pa, at kami babalik by Monday, 5, ano na tayong oras pag Monday? 5:30 to 6:30 dito sa DWIC. At sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, Engineer Jeric Barreto. Oh, as usual. News writers Gilbert Perdez, social media writers Jess Antillian, Tina Nolasco, at ang ating communication assistant, at the same time ay news writer Rashid Loxin. Ako po si David Oro. Ang nag-iwan ng mga kataga, maraming salamat po sa privilege na makapag-servisyo sa inyo. Bye! Balita na, servisyo pa!